aming mapapakinggan ay maging daan po na ito ay magbigay sa amin ng kagalingan, pagpapala at himala. At patuloy niyo po kami, Panginoong Gabayan, at kami tulungan na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Sa patnubay at gabay ng inyong banal na Espiritu, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, everybody say, amen and amen. To God be the glory. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin ng ama namin at magsalmo. O sabay-sabay po tayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukog ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang lapitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulubugan niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpa. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Di sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang-araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mga masdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala at ang pinili mong maghihinga sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring makapaghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan ako ikaw paparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay natayukan silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa barong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mapagsin. Di ka maano sa mga serpiente ng iyong mamamakas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tama ko'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sa sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumahilahil ay sasakiluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parang alam. Sila'y bibigyan ko at pagpipalaan ng mga magbuhay. At nakatitiyak na ang tatawin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinip ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring pagpadala ko ng mga balang upang salitain ng lumain ko. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin at hanapin ako at kaligtan ng kanilang kasamaan. Silingin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Hallelujah! Amen! Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay dadakunan sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating mahal na Yahweh Shaddai. Amen? Palakpakan po muli natin
natin si Awel Shaddai, yung pong malakas na papuri at pasasalamat. Amen. Sige po. Yan, isang muli, isang mapagpalang biyayang aral gabi po sa ating lahat. Muli, isang tunay nga napakapagpala ang araw na ito dahil muli na naman tayo nagkatipon sa presensya ng Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan nga po natin si Yahweh El Shaddai. Ayan, at sino pong handang magpuri at mag-anyaya sa banal na Espiritu sa mga oras na ito. Tapos nga po ating mga kamay. Ayan, amen. Palakpak natin yan sa ating Yahweh El Shaddai. Tunay nga na makunin ang ating Diyos. Sige po, sa mga oras na ito, patuloy natin ang anyahan ng banal na Espiritu upang manahan sa ating buhay mula sa simula hanggang sa matapos. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay at damhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Come Holy Spirit, fall on me. I worship you, in spirit and in truth.
na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. At sino po sa mga sabo sa oras na ito, at sino pong handang magpuri at umindak sa ating Yahweh El Shaddai, tunay ngang napakasaya kay saya-sayang magpuri sa piling ng Panginoon. Amen. Ako'y nagagalak na muli kang makasama. Amen. Kay saya-saya. Thank you.
kasama ang mundo. Si Jesus ang Panginoon ko. Kanilahan ay magsaya, di matiwang kabutihan niya. Kung ang panatayo ay sumaya, sabay-sabay natin isisipa. Tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Alam mo na ating karamdaman ay siya nang pinagagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay ngang napakabuti ng ating Yahweh El Shaddai. Sige po mga kapatid, sa mga oras na ito, muli nating damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Hallelujah. Biyayan niya at habag o Panginoon. Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubukan. Panginoon, kapag-alilang pamahal. Kung ika'y nalalapit, wala kang panapitan para pamagalitin. Sa iyo'y pinapasal, alalahanin ko sana. Kapag-alilang pamahal, biyayan niya ang pabang.
samba. Isang malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay ng napakasarap na magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Walang imposible sa ating Yahweh El Shaddai. Sige po, magsiyo po na po tayo lahat at tayo dadako na sa ikalawang bahagi
ng ating gawain, ang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sino po dito pinagpala sa buong isang linggo? Nasang kamay. Amen? Tunay nga. Sino pong una na maghahayag ng kabutihan at pagpapala sa kanyang buhay? Amen po. Alin po? Lapit po kayo sa harap. Ayaw po, sister. Kaya malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Papasalamat po ako sa Lord kasi po may blessing na naman po na dumating sa aming pamilya. Yung aking tatlong anak, graduate po noong June 21, computer engineer. Thank you Lord at talagang pinagkatup niya ng edukasyon sa akin mga anak. Kaya Lord, isa na lang po yung bunso ko. First year college po siya ngayon pasukan. Siya naman po ay accountancy. Hiling ko rin po sa iyo na ipagkalob nyo rin po sa kanya kung paano po yung pinagkalob nyo sa tatlo kong anak, gayon din po dito sa aking bunso. At salamat po, isa po yung bunso ko na dibu siya nung Lunes, ay ang handa po namin, siyempre mga in-order lang po ng anak ko, pero may niluto naman po ako ng dalawang klase. Sabi ko, Lord, yung nga po isang tinapay, libulad ng tao ang pinakain. Ito pa kaya? Sabi ko na, panay ang dasal ko kasi ang dami pong tao. Pero salamat sa Panginoon, hindi po naman pinapos ang aking, ang aming handa, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Isang magandang gabi po sa inyo lahat, lalo na sa ating taong sa Shaddai. Makapit talagang lubos ang nagugurit na pagkasalamat sa patulong pantatlong buhay ko ngayon itong mga kapatid. Wala na nga pang magkasakit, inulit ngayon. At yung buhay ko na ako yung hospital. Doon po muna ako yung nagpapacheck up sa doctor. Nakarating pa nga ako dyan sa Andramedic. Ginawa ko po, kumuha ako ng sinasabi nga nilang second opinion. Pero mula doon sa umpisa doktor hanggang sa pangalawa, doon sa ako nag-second opinion, talaga pong iisa ang kanilang sinabi sa akin. Sipalit sa kanila ng katibiyasan ng aking sabihin na nga, talagang alam mo kung ang buhay ko'y hamang panagawa ko pa na. Pero kailangan din natin ng doktor. At nang yung kung aking second opinion na yun, nagpag-check up po ako hapon. Hindi na po ako pinauwi ng doktor. Doktor Aziz. Pinagtapuyan na po ako sa ospital. Dahil ang sabi niya sa akin, isang atake ka lang sister. Masama na. Pero ang sabi niya sa sarili ko, hawak ang Yahweh sa dayang buhay ko. At ako'y mabubuhay. Amen. Pero ako'y Amen. Nakinig sa doktor. Alam po ba naman ninyo ginawa sa akin? Tinala ko sa St. Therese. Sabi ko doon sa doktor, doktor, ano ibang bayad ko dyan? Wala po ako ibang bayad niya. Private yan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, o sige, pwede ka na ng dalawang araw doon. Naniwala ako sa kanya dalawang araw. Doktor, siyempre na sinabi. Kaya po, noong gabi, kung ako'y naantin na, itinext ako nung doktor ang titinest sa akin. Yung sa puso talaga. Interview ako. Tapos yun, tinanong niya ang lahat. Kinabukasan ng umaga, pumunta ulit si doktora. Pero nung ako'y in-interview na, mga kapatid ko, talagang yung Salmo 91, iyakan mo talaga. Kasi yun ang talagang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salmo 91, inisa-isa ko yan. Lahat ng linya na yan, umiiyak ako sa Panginoon. Pero may minsan, hindi ko sinumbata ng Panginoon. Alam kong ikaw ang Diyos na buhay. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi ka amo ko, Panginoon, kaya ngayon ako'y nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo pa ako ng buhay upang ako'y makapaglingkupat sa iyong upasan. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin. Subalit ang pagkakilala ko sa iyo, Panginoon, napakahabang unawa ang pagkakilala ko sa iyo dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na ikaw ay aking kilalanin.
Kaya naman po, mga brothers and sisters, salmo ako na salmo. Basta tuloy nga awangan ko yun, umiiyak talaga ako sa pangako ng Panginoon. At nung gabi niyo sa maniwala kayo at sa hindi, mga kapatid ko. Kasi sasabihin natin, imagination mo lang yun. Yung pader na naharap ko, mga kapatid ko, biglang parang nilagyan ng plus 9. Nakita ko mukha ng Panginoon. Noon siya nag-iing na doon. Purihin ng Diyos talagang, lalo akong nag-iing. Tinuturo ko doon sa aking pamangkin na bantay ko. Natakot yung pamangkin ko kasi kahit naman nagsisimba ang tao eh, pag hindi mo pakilala talaga ng kaunti ang Panginoon, hindi ka maniniwala. Tingnan mo ka rin, ayan o. Oh. Sabi ko, answered prayer na ako. Magagalangin niya ako sa akin. Kinabukasan, dumating yung doktora. Live na, magkaharap na kami. Interview kita ko. Lahat ng ano. Pero hindi ko mabanggit ang ating Panginoon dahil baka sabihin, sinasalungat ko siya. Baka sa alabanan ko yung kanyang kaalaman. Pero sa sarili ko, hawak na ni Elsa dahil buhay ko. Nasa palad niya ako. Pero yung kanyang mga sinabi niya sa akin, pinaniwalaan ko naman. At ako ay inalagaan ako ng private nga, hindi po ba? Ang mga nurse ay talaga naman na sunod-sunod ang punta. Pero talaga ako yung nagtatakip na lang ng mata kasi sabi ko ang bayan dito, Panginoon, talaga yung ewa ko kung anong mararating nito. Kaya nung pangalawang araw magdaanan ng interview ng doktora, eh doktora, pwede nyo na po ba kami umuwi? Sabi ng doktora, ngayon lang tayo nagkaharap, uuwiin na kita. Pero okay si doktora. Binigyan niya ako ng reseta ng gamot. Talagang pag-aantaw, inapunta ng ospital. Lahat ng sakit ay lalabas. Lahat ng sakit talagang sa iyo. Ang sarili ko naman, Jesus na yung Jesus. Lahat ng iyan ay magagaling ni Javier siya dahil wala akong hindi yan. Pero yung doktor, bigay, tsaka yung isang doktor dito, yung dalawa doktor ko. Ang yamon ko naman, o pumunta rin, namasyal din sa akin. Pero pag ano si Dr. Aziz, totoo yun. Ito ang akin yung mga pinuntahan, second opinion. Talagang napaka-ano niya. Pinuntahan ako, lagi ako pinupuntahan ko sa akin. Lagay. At yun nga sa Matubel, magpapatsikap na ako kay Dr. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo man ay nag-aalinlangan sa Diyos, huwag nating pag-aalinlanganan, talagang buhay ang Diyos. Itama mo sa puso mo ang pananalangin sa Kanya kung ano man ang pagsubok mo, malulutas yan sa pangalan ni Jesus. Yawel siya tayo sa pangalan ni Jesus. Yawel siya tayo sa pangalan ni Jesus. Huwag sasabihin lang, yawel siya tayo. Kailangan, yawel siya tayo sa pangalan ni Jesus. Ako'y tulungan mo. Sapagkat ang pinakamataas na sinasamba natin ang ating Panginoon Jesus. Dahil tatlo sila, si Jesus ang higit na mataas at kaya-kaya ang kanyang dakilang pangalan. Amen! Purihin natin si Yael Shaddai at ngayon buhay na buhay si Sister Nora sa pangalan ni Jesus. Nakakanta ng agad ako. Amen! Amen! Ayan! Sa Panginoon. Isang malakpak, malakas na palakpak sa ating Yael Shaddai sa kagalingan ipinagkaloob sa kanya ay Sister Nora. Ayan, sino pa po? Ayan, sige po, Sister Mirna. Ayan, malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Mapagpalang gabi po uli, mga brother and sister, lalo-lalo na po kay Yahweh El Shaddai. Hindi po ako magsasawang magpatotoo sa lahat ng nangyayari sa buhay namin mag-iina. Yung pong aking isang anak ay kapapasok lang po niya sa pinakang dulo na po yata ng Pilipinas yung napuntaan. Para po mamalapit na sa Bicol. Ay, natakot po ako kasi po, di po ba? Ano po? Ay, sabi ko, El Shaddai, iingatan po ninyo ang anak ko doon kasi gustong gusto po niya yung work na yon. Ay, nagtataon po siya po yung beneficiary ko. Ay, di po, ay, Mercolis po, ay, kailangan na siya narito na. Inumpisahan ko po yung ipanalangin kay Yahweh El Shaddai hanggang sa ako ay nagsisimba na, nagsimba na El Shaddai, please,
ipuin po ninyo ang puso't isipan ng kanyang amo. Kasi po kapapasok lang po niya, ay nagkataon pong dumating na yung activities na iyon, ay hindi puro pedia proxy. Kuta-kuta akong nagawa kong luhod at incident, please, sabi kong gano'n sa kay Lord. Purihin po ang Diyos. Lunis pa lang po, narito na po ang aking anak. Kaya purihin kay Yahweh Sanay talaga. Pag talaga po palang ang tawag natin sa Kanya ay bukal na bukal sa ating puso't isipan, talaga pong titimo sa atin. At si Yahweh Sanay talagang ibibigay lahat sa atin ang ating pangangailangan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen, Lord. Thank you very, very much. Amen. Muli, isang malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Ayan. At isa rin po, sa wawakas na pagpapatuwa, ako naman po ang magpasisharing muli sa inyo. Dahil po, isang kabutihan ni Yahweh El Shaddai na naman ang dumating sa buhay ko. Ang ipagpapasalamat ko lang sa ating Yahweh El Shaddai is yung another buhay na naman po yung nasagip ko. Yung another buhay ko na naman po ang nasagip sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan na po yun. Hindi po ako nagsabi na isang linggo na po pala akong nakagat ng aso. Pero dahil nga po sa ano, sa mga naisip na problema, ano po kaya mangyayari sa akin kapag nakaroon na umakyat sa utak ko yung ano. Kasi totally hindi ko po alam yun na ganong rabies po. So hindi ko rin po alam kung saan po ako kukuha. Kasi pumunta po ako sa amin nung sinabihan po ako, pumunta po akong barangay, kukuha po ako ng referral. Pero hindi po talaga ano, hindi po sa akin binigay kasi nga raw po wala pong gamot sa munisipyo. So yun, kinabukasan bumalik na rin po lahat ako doon sa RHU para humingi ng referral, pero hindi pa rin po ako binigyan kasi wala pong gamot sa munisipyo. Ayun ulit, pumunta naman po ulit ako ng munisipyo, nagtanong din po ako doon sa isang nurse, sabi wala rin pong gamot sa anti-rabies. Yun nga lang po, yung referral na hinihingi ko, hindi po sa akin ibinigay. Pero sabi ko noon, nananampalataya ako sa ating Yahweh El Shaddai na hindi ko alam kung saan po ako kukuha ng pambayad sa ano. Kasi nagtanong po ako dito sa kabila, sa Animal Bite Clinic 1-2. Tapos nakarating naman po ako dito sa WeCare 600 po. Yung first dose ko po is 700. So yun nga po, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pampaturok para lang malunasan yung ano. Kasi hindi ko po alam talaga, na natakot po ako noon kasi baka may mag-alala pa. Tapos, ang laki ng gagastusin saan po ako kukuha. So yun, nanampalataya ako sa ating Yahweh El Shaddai, nagsalmo ako. Hindi ko alam kung sino magpo-provide. Pero yun, dumating po ang isang araw, may nag-provide po ng bayarin ko sa pagiging first dose ko po. Ayun lamang po, napakabuti ng ating Yahweh El Shaddai kasi hindi niya ako pinabayaan. At sa Biyernes po ulit yung second dose ko. At yun nga po ulit, hindi ko po alam kung saan po ako ulit kukuha ng ano, nice is ako sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pambayad kasi first dose ko, 700. Pero sa Biyernes naman po, 600. Tapos fourth dose po yun kasi yung aso, hindi ko po alam kung kanino yun. Kaya nga po, nagpapasalamat pa rin ako sa Yahweh El Shaddai kasi noong may isang tao rin po na sumama sa akin doon sa Pililya para magpatanggal ng rabies. Pero doon po talaga ako nabigla kasi nung naligo po ako, hindi ko po sukat akalain na bigla akong nanghina. Kaya yun nga po yung pakiramdam ko na parang pag mainit yung panahon, ayoko pong lumabas kasi nahihilo ako. Minsan yung kagat ng ano ko, ng aso, hindi ko po maigalaw kasi namamanhin. Pero si Lord nag-provide, kaya nga po kahapon naturukan po ko. Kaya purihin ang Diyos, napakabuti ng ating Diyos, hindi niya ko talaga pababayaan. Kaya si Lord nag-provide sa paglilingkod ko sa Kanya, tuloy-tuloy lamang po tayo dahil si Yahweh El Shaddai walang imposible. Amen? To God be all the highest glory po. At sige po, magsitayin na po tayong lahat at tayo po ay dadako na sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon at ang gagamitin po sa mga oras na ito upang ihayag ang salita ng Diyos, walang di iba kundi ang lingkod na si Brother Chito Agrabante. Awitin natin ang Bless the Lord. Thank you.
Thank you.
Espiritu Santo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat. Sapagkat kung meron pang pinakamagandang oras ng buhay namin, ang oras na ikaw ay pasalamatan, papurihan at dagilain ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sapagkat hindi mo kami hinahayaang manghina, bumagsak, tumalikod sa panawagan. Tapos binibigyan mo kami ng panibagong sila, panibagong lakas at pag-asa. Sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy nagpo-provide ng lahat ng bagay na meron kami, higit sa lahat ang buhay na kaloob mo sa araw-araw. Panginoon, wala pong pagkakataon hindi kami nagkakasala. But we thank you, God, for your grace has no boundary. Hindi kinakapos ang iyong pagpapatawad. Hindi kinukulang ang iyong pangunawa. Kung kaya't kami nakapagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo. Sa gabi ito, dalangin ko na bigyan mo kami ng pusong marunong umintindi. Pusong marunong umunawa at makaalam ng iyong kalooban. Patatagin ang buhay pananampalataya. Magkaroon ng laban sa bawat hamon ng buhay. At maging maayos ang aming paglilingkod. At maging matatag ang aming pang-araw-araw na buhay. I-bless mo, Panginoon, ang mga nandito ngayong gabi. Umaasa po kami na ikaw ang nagsabi, isa man sa sambahayan ang paglingkod, karamay sa biyaya ang buong sambahayan. I-bless mo, Lord, ang bawat naparito, iba't iba man ang kahilingan, karamdaman kung meron man, kabigatan, problema at suriranin, naniniwala kami na ikaw lamang ang iisang Diyos na nag-a-answered prayer. Panginoon, ang input namin ang tagumpay ng gabi ito sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Okay. And amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Oh,
Palakpakan, purihin si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ko ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ng mga answered prayer. Yung malakas na palakpak kay El Shaddai. Amen, amen, amen. At harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. Smile naman dyan. Ulitin mo, kapatid. Smile naman dyan. Amen. Sabihin muli, kapatid. Dahil nag-smile ka, mukha ka ng pinagpala. Amen, amen. Amen. Muli nating palapakan ang ating Panginoon. The Gospel of Jesus Christ according to St. Mark, chapter 6, verse 7 to 13. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 7 to 13. Sumain niyo ang Panginoon. Atin pong pakinggan ng mainam, huwag lumipad ang mga iisip. Tinawag niya ang 12 at sinugong 22. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkot, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan. Ubisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi niya sa kanila, at sa alimang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at mangaral sa mga tao na pagsisihan nila at daligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalih nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga magulang, mga kapatid, magaling ko ni El Shaddai at maging aabuti ng tinig na ito, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na papuri kay Yahweh El Shaddai, yung palakpak ng mga answered prayer. Amen. Sinong answered prayer, itaas ang kamay. Yung answered prayer na ay pwede na umuwi. Joke lang. Mapo muna kayo mga kapatid. Ayan. Aba, huwag kayong masyadong seryoso, no? Handa na ba kayong pagpalain? Amen. Siyempre naman. Ang title po ng ating topic ay Empowered for the Journey. Sabihin nyo nga ulit, empowered for the journey. Tayong lahat ay may mga power. Amen? Every human being has the power. Ibig sabihin, kakayahan, may lakas. Pero minsan yung lakas na yon at kakayahan ay hanggang doon lang. And sometimes, yung mga lakas at kapangyarihan ay ma-empowered. Amen ba? In another term, ay ma-enhance, mga kapatid. Ma-inspired, ma-motivate, para nang sa ganon ay makamtan natin ang extraordinaryng biyaya. Nagiginig ba kayo? Sabihin mo, empower. Isang pinakamagandang buhay ng tao ay lagi tayong motivated, lagi tayong inspired or empowered. Sabi nga ni Brother Mike, ang taong empowered ay malakas ang kanyang spiritual immune system. Amen ba? Ang tao mayroong tinatawag na immune system na sa madaling termino ay panlaban sa anumang karamdaman na pwedeng dumapo sa atin. Napanood sa TV, ang pinakamalaking karamdaman ni Chris Aquino ay wala na siyang panglaban sa sakit. Kaya madapuan lang siya ng konting masamang hangin, nagkakasakit siya.
In the same with our spiritual life, if we are not empowered, kapag hindi malakas yung ating spiritual immune system, anumang problema, kahit maliit na bagay, madadaig ka. Amen ba? Tapos na po tayo. Palapakan natin ang Panginoon. Empowered for the journey, mga kapatid. Huwag mong hangarin na mawalan ng problema sapagkat nangangarap ka lang. Huwag mong hangarin na mawala ang mga suliranin. Because as human being, mga kapatid, ay prone tayo sa mga limitations natin. Nakakuha nyo? Hindi tayo Diyos. Kulang at kapos ang ating kakayahan. That's why we need the Supreme God. We need the perfect God. Kailangan natin ang makapangyarihang Diyos. Kaya nga, mahalagang bagay sa buhay natin, dahil hindi tayo kompleto, dahil hindi tayo buo, we must be empowered nang sa ganon ang ating pag-journey patungo sa Panginoon ay magtagumpay. Kaya ang Panginoon nagbigay ng assurance sa kanyang mga alagad. Sinugo niya ang kanyang mga alagad, pero pinakita niya na huwag kayong manangan sa inyong mga meron kayo. At kung ating pinakinggan ng mainam, ang pinapadala niya lang ay tungkot at panyapak. Ito naman ay hindi literal, kundi ito ay figurative, na nagpapakita na yung mga bagay na material ay hindi dapat natin kailangan when it comes to the journey in the spiritual life. Kikinig kayo? At magandang bagay sa ating paglilingkod, mga kapatid, is to rely on God's provision. Ay manangan, magtiwala sa mga bagay na tanging sa kamay lang ng Diyos manggagaling. Amen po ba? At ito yung dahilan kung bakit ka nandiyan. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay pwedeng abutin ng mga overtime mo. Hindi lahat ng bagay ay kayang abutin ng mga bonus natin. Hindi lahat ng bagay ay kayang makamtan ng mga abilidad natin. Napakaraming bagay na tanging sa kamay lang ni El Shaddai manggagaling. At ito yung dahilan, mga kapatid, sapagkat gusto natin lumapit sa Panginoon at makita natin ang kanyang kalooban sa pagharap sa tunay na realidad ng buhay. And you know what? Ang paglilingkod, 2 oras, 3 oras lang. Sometimes, pag nasa gawain ka, lasing na lasing ka sa Word of God, we are overwhelmed because we know that we are strong enough. Pero pagdating ng laban sa tamang hamon ng buhay, doon tayo bumabagsak. Pag nasa gawain ka, okay ka lang. Pero pag uwi mo na, kaharap mo na yung mga kontrabida, hindi mo kagaya ng naglilingkod, minsan nalilis ka rin yung buhay natin. At sa paglilingkod, napakahalagang bagay na ma-attain natin that we must be strong enough. Amen ba? Si nanay, kahit hindi yan magsalita, hindi yan tumayo kasi nakatungkod siya. Pero yung kanyang uri ng paglilingkod ay napakalakas. Yung makita mo pa lang siya na nandyan ay nagpapakita na siya ay may strong faith in God. Nakikinig ba kayo? At yun ang dapat makita ng Diyos sa atin. Hindi puro lakas ng katawan, hindi puro lakas ng pagkatao natin, kundi lakas ng espiritu na kayang humarap sa hamon ng buhay. Alam niyo ba, nung pandemic, ang nagkaroon ng mga mental illness, yung may mga pagkain sa loob ng bahay, yung mga umaasa lang sa ayuda na kikipagbalyahan sa labas, pero yung mga taong may pera at may mga e-banking, may mga ATM, ang problema nila yung kanyang isip. Nagkakasakit siya ng depression. Ibig sabihin, hindi na-satisfy yung kanyang espiritu ng mga bagay na meron siya. Ang kukuha niya. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat nandito tayo, hindi lang sa mga bagay na nakasulat sa prayer request niyo. We cannot impress God na tayo'y may anak ng mga professional. We cannot impress God na malaki yung pera mo sa bangko. We can impress God kapag alam mong tama ka sa harapan ng Diyos. Because any moment of this day, we cannot rely on the things that we have. Paulit-ulit na sinasabi ng mundo
na ang lahat ng bagay ay walang halaga kapag ang buhay na natin ang kapalit. Ikinig kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, okay ka lang? Sagutin mo, kapatid, pakialam mo. Wala no, pakialam yung kapwa natin, pero ang Diyos may pakialam, no? Ang Diyos palaging nakikialam sa atin to empower us. Ano yung dapat meron ang tao as we go along in the journey of this life? As being empowered by God. Una, kailangan meron tayong tinatawag na divine authority. Sabihin mo, divine authority. Maraming taong malakas ang loob kasi may anak siya sa abroad. May pera siya sa bangko, may negosyo siya. Pero yung mga bagay na sinasantigan ay nagiging kabagsakan ng isang tao kasi any moment of this time ay pwedeng mawala. At magandang bagay na meron ang El Shaddai spirituality, yung tinatawag na divine authority. Kaya sa'yo namang mga anak na El Shaddai, natutong magpuli, natutong magtawag sa Lord. Kasi sabi ni Brother Mike, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawalan sapagkat kasama mo si Yahweh El Shaddai. Kapag kasama natin si El Shaddai, meron tayong divine authority. Nung i-evangelize, isugo ng Panginoon ng kanyang mga alagad, gustong patunayan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na huwag kayong manangang sa mga bagay-bagay na dala niyo, huwag kayong madala ng lukbutan, hindi yan ang magliligtas sa inyo. God wants us to rely on His divine authority. Sapagkat yung mga bagay na pwedeng dalahin ng mga alagad, figuratively, ay hindi pwedeng sandigan ng bawat tao. Ano ba? Kundi yung kapangyarihan na meron ka. Yung authority na binigay sa atin ng Diyos. Kaya yung mga anak ni El Shaddai, meron tayong pagkakakilanlan. Ano ba? Na kahit dumating sa mabibigat na problema, hindi nayayanig. Hindi nagugulat na kahit makareceive ka ng bill ng kuryente na halagang 10K. Maraming tao na nalulungkot, nagugulat kapag may mga problemang dumarating. But mapapatunayan mo na meron kang divine authority kapag dumating ang problema na hindi ka masyadong natitigan. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Sapagkat kumbinsido ka na sa problema mong kakaharapin, hindi mo laban yun. Amen ba? Pinapatunayan mo sa Panginoon na ang paglilingkod ay nasusukat sa mga bagay na hindi natin kailanman inaasahan. Mapasabi mo sa Panginoon that you are strong enough kapag kaya mong lumabang sa mabigat na hamon ng buhay. Kaya nga sabi ni Brother Mike, iwanan ka man ng lahat ng tao, iwanan ka man ng asawa mo, huwag ka lang iwanan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? At magandang bagay na dapat natin malaman ay lagi tayong punong-puno. Lagi tayong may lakas na galing sa kanya. Meron tayong divine authority. Sabi ng mga professor namin, anong meron niyan sa El Shaddai? Kasi nasabi nila, nung panahon na kalakasan ng gawain sa Luneta, sinasabihan tayo na mga baliw ang anak na El Shaddai. Nag-uulan na, nagbabagyo na, binabaha pa, hindi pa nag-uuwian. Nakukuha nyo? Nagbabaliktad na yung likod ng states ng Luneta, nagpupuri pa sa Diyos. Sapagkat pinapatunayan ng mga anak ni El Shaddai na literal na hindi tayo tumatakbo sa bawat hamon ng buhay. Amen ba? Kung sa simpleng problema nagagabi ka, ibubuli ka ng demonyo. Sasabihin, El Shaddai, El Shaddai yan. Pag-uwi niyan sa bahay, wala na ang amen niya. Kuha niyo.
Kaya maganda mga kapatid, mapaghandaan natin hindi yung amen sa gawain, kundi yung amen sa pagharap ng challenge sa buhay. Amen ba? Humina yung amen nyo ah. Amen ba? Amen! Divine authority mga kapatid, mayroon tayong kapangyarihan. There is power within us. Amen? Sa mundo ngayon, alam nyo ba na marami nang na-develop na skilled ang tao? There are many things na nagagawa ang tao extraordinary. Marami nang lumalabas na ang tao ay may kakayahan extraordinary. May nagbubunot ng niyog sa pamamagitan ng ngipin. May nagtutulay sa alambre, may kumakain ng apoy, may kumakain ng mungo, kung ano-ano na lang. Marami nang pambihirang kababalaghan nagagawa ang tao. Kasi marami nang natutuklasan ang tao na siya ay maraming potensyal. Sabihin mo siyang katabi kapatid, ang lakas ng potensyal mo. Pag nangutang ka, hindi ka napapahintihan. Ipikinig ba kayo? Alam niyo ba na may mga tao simple lang ang pagkabudol? It is a skill. Pag sinabi ang sister, ang ganda-ganda mo, no? Ang ganda ng rebound mo ngayon. Maya-maya sasabihin sa'yo, Fred, may 500 ka dyan. Alam niyo, abilidad yun, no? Kaya pag magaling ka rin, i-counter-budol mo na rin. Pag sinabihan ka ang ganda-ganda mo, sabihin mo, hindi pa ako nagsweldo, ha? Nagkikinig kayo. Ang tawag doon ay leadership, the ability to convince people. Kaya kung magaling kang magmarites, gawin mo yung authority mo yun. Kailan mo ginamit ang pagiging marites mo sa pag-akay ng kaluluwa? Amen ba? You are called by God to be a disciple. Sino na dito ang nakaakay ng lima? Itas ang kamay. Diba ang hirap sagutin na, no? Kaya alam niyo ba kung bakit tumama yung gawain sa gawain ni El Shaddai? Kasi kinamit nila yung kapangyarihan. Sabi ni Brother, magdala kayo ng pito. Kaya nagdadala sila ng pito, dumami throughout the world. Pero ngayon, nawawala na nila. Puro na lang tayo hingi. Pag may 100 tao sa gawain, may 50 kaya to? Wala ba? Kung 50 ito, maghanap ka ng 5 coordinator, hindi ka makakahanap. Kung itong 50 tao ito, magkumbinsi ka na magkaroon ng 5 coordinator, mahihirapan ka. Kasi maraming tao ayaw magpagamit sa Diyos. Pero kung makahingi, wagas. No? Masakit ba ako magsalita? Ang Panginoon, ang tinawag ka, hindi ka lang pagpalain. Ang lakas nating magpatuto that we are blessed but you never did before God na alam mo niyan ang gusto sa inyo ng Diyos. Minsan, pinagpala tayo yung immediate na evangelization natin, hindi mo naaakay. Because you never use your divine authority. Kung tunay tayong lingkod, hindi na yung neighbor mo, hindi na yung sa ibang bahay, hindi na yung ibang lugar, yung mga taong kontrabida sa buhay mo ang ipanalangin mo, gamitin mo ang authority na maakay sila. Kuha niyo, hindi yung pag-atin nyo sa gawain, baglang ang bitbit nyo. Sa sunod na Monday, sa sunod na Wednesday, mag-akay kayo. Ang dami nyo na nga dito kayo sa ibang gawain, no? Mas marami kayo in fairness. Natutuwa ko dito, marami kahit paano sa labas ka. But alam nyo, maraming tinatawag ang Diyos. Kung titingnan mo yung context ng ating gospel, we have responsibility before the Lord. Sinukan ng Diyos, hindi para lang sa kailangan mo, kundi kailangan ka niya. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, kailangan ka ng Diyos. Kaya mapalad yung mga pamilya na most of their family ay naglilingkod. Kapag nag-iisa ka sa bahay mo na attender, naglilingkod, ang daming kontrabida. Nahihirapan kang lumaban. Pag naging tatlo kayo, kampi-kampi na kayo, malakas ang laban, no?
Malakas ang laban, mga kapatid. Kaya maganda yun. Pangalawa, not only divine authority, but obedience in action. Sabihin mo, obedience in actions. The disciples were instructed to travel light, relying on God's provision and the hospitality of others. Ang obedience in action, ito yung tatakkal siya dahil. Ito yung pagkakakinanlan sa atin. Kaya sabi ng iba, ang mga anak ni El Shaddai ay uto-uto. Kasi sabi nila, kung ano-anong pinapadala ni Brother Mike, may kalapate, may wales, may payong, kung ano-anong pinapadala doon. Pero sabi ni Brother Mike, pinapadala ko yun hindi para utuin kayo. Inilalagay ko sa mindset nyo ng pananampalataya, it's not only a word, it's an action. Eh ano naman kung magtaas ka ng kamay, eh ano naman kung magdala ka ng payong, eh ano naman kung magdala ka ng itlog. What trying Brother Mike's to us is mailagay, ma-inculcate sa puso natin ng pananampalataya ay may kasamang gawa. Inibu ba? Kaya nga iniwanan niyo pansamantala yung mga trabaho niyo, yung mga hugasan sa kanila, yung mga labahan ng ikinakos, kasi may gawain niyo yung araw. Sapagkat alam mo na masikip ang mahalaga ng panawagan sa inyo ng Diyos. Kapag tumalima ka sa panawagan ng Panginoon, sinisiguro mo na ang kapalit ng paglilingkod mo ay higit pa doon sa iniwanan mo. Alam niyo yung batang paslit na ang gusto niya ay lollipop lang. Pag may hawak siyang lollipop, tamis na tamis siya gano'n. Kaya yung batang di pa marunong kumilala ng 1,000, pag may hawak siyang chocolate, anak, akin yung chocolate, akin yung lollipop, ito rin sa yung 1,000. Hindi ibibigay, di ba? Bakit hindi niya alam yung value ng ibinibigay mong pera? Kung alam lang ng bata na yung hawak niyang lollipop at ipapalit ng 1,000 ay pwedeng bumili ng 1 sakong lollipop, ibibigay sa yung kanyang hawak. Pero dahil hindi niya alam ang value ng hawak ng pera, hahawakan niya ng mahigpit ang lollipop. Kasi yun lang ang alam niya meron siya. And the same with our service to God. Maraming taong ayaw mag-take responsibility kasi may mga bagay na inuuna siya. Pero ang hindi niya alam, kapag nag-alay siya ng buhay oras sa Panginoon, mas higit na regalo ang ibibigay ng Diyos sa kanya. Kailan mo kinalabit ang coordinator na sinabi mo, sister, anong maitutulong ko dyan? Kailan ka nagtanong sa mga workers, sa manunugtong, sa mga awit, sa manggagawa ng gawain, ano ba ang pwede kong maibahagi dyan, hindi man pera lahat, anong bagay ang may kocontribute mo? Because faith is obedience and action. Alam ko hindi kayo natutuwa sa sinasabi ko, pero yan lang ang susi ng pagpapala natin. You will never go to the highest form of spirituality kapag ang ating mindset ay yung mga gusto lang natin. Amen ba? Kaya nga, pinainat tayo ng punong lingkod na yayaman ka, tatalino ka, okay yun. Kasi nagmanalangin tayo sa Panginoon kasi gusto natin yumaman. Sino bang ayaw yumaman? Kaya nga, naisip ko nung nakaraan sa Angel City, nung nakalagitan ng kami ng pagka-bankrupt ng aming negosyo, palagi kami tinatawag ng nanay ko, mag-drawing na kayo. Kasi sabi ni Brother Mike, mag-drawing kayo ng gusto nyo. Yung kapatid kong ambisyonado, nag-drawing ng kotse, ng bahay, ng dollar, ng aeroplano. Alam nyo, nung 1 buwan, tinawagan ako, bibili ako ng kotse. Inuwi ako ng Bicol, pag-uwi ko sa Bicol, bumili ng bahay worth 3 million. And that is good. Napaiyak ako sapagkat sa atin niya. Naalala mo ba? Ito yung drawing natin. Sa mundo, kapag nag-drawing ka, nag-drawing ka lang. Pero kay El Shaddai, pag nag-drawing ka, mangyayari ang inaasahan. And that's my prayer to every prayer partners. Huwag mo kami, Lord, ipahiya sa mga taong hindi naglilingkod. Ipakita mo
ng mga taong tumatalima sa kalooban ni Al-Shaddai ay pinagpapala. Amen. Sapagkat hindi dingi, hindi ulat, hindi sinungaling si Yahweh at siya. Ang palakpak niya parang walang palakpak. Empowered in our journey must be the proclamation of the kingdom. Sabihin niya, proclamation of the kingdom. Ang sukatan ng ating paglilingkod, uulitin ko, ay hindi sa outward appearance natin. Kaya nga, pag may problema, sinasabi mo, lakasan mo ng loob. Kasi it is within to unleash the power of God within us. Amen ba? Meron tayong kakayahan na maging malakas. Yung mga taong malakas ang loob, hindi sila intimidated. Kahit wala silang pera, kahit wala silang mga bagay-bagay, kapag anak ka ng Diyos, you are not intimidated by other people. Malakas ang isip at buhay mo kasi alam mo na anak ka at hawak ka ni Yahweh. Pero kapag ang ating buhay ay taliwa sa kalooban ng Panginoon, hahabulin ka ng mga takot sa buhay. Amen po ba? Kaya napakapalad natin. Sabihin mo siyang katalik kapatid, napakapalad mo. Sagutin mo, kapatid, eh ano ngayon? Akala ka kaya mamumutang ka. Amen ba? Proclamation of the kingdom, mga kapatid. Kaya nga, ang anak ni Elisida, pag tinatanong, maghanda ka sa sasaw. Kasi, kumusta na kayo? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payabang kalooban, maginawa at matagumpay. Sinong nakamemorize niya? Itas ang kamay. Sinong hindi nakamemorize? Itas ang kamay. Yung hindi nakamemorize, maiwan dito, ito training ko. Hindi kayo uwi na hindi nyo memorize. Kasi napakaganda ng turo ni Brother Mike, no? Isang sagot lang, isang tanong lang, mayaman na, matalino pa, matulog. Alam nyo ba, lima lang noon ang meron ka, sobrang blessing. Amen ba? Kahit tatlo lang, okay na Lord yun. Mayaman, matalino, matulog, marangal, wagas ang patulog. Aba, iniwanan ka ng ligalig ng buhay. And it will happen if God is with us, if God will reign in us. Kapag manahan ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Amen ba? Pero kapag ang naghahari sa atin ay puro inggit, maniwala ka. Tama yung sabi ng mundo, mamatay ka sa inggit. Kaya ang inggit nakakamatay, no? Wala pating gamot niya. Kaya yung tao hindi intimidated kasi nasa kanya si Kristo. Si Kristo ang nagpakita ng pinaka-visible na evidence na kahit ang kamatayan hindi siya nagpadaig. Kasi alam niya hindi siya masusubil ng kamatayan. Sabi ng Panginoon sa Romans, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi ka kayang bulihin ng kalaban. Alam kasi ng demonyo, yung simpleng problema, pwede ka nang madiskarel. Wala yan. Mawalan lang ng pamasahi at tapos ng paglilingkod niyan. No? Maraming ganon. Pero sabi nila, malakas ang pananampalataya nila. Sa Bicol, bago ka magkapatid ang gawain ng anniversary, kailangan may 2,000 ka pack and forth nung time na yun. Ngayon, di na, no? Mahal na. No? Sila nangungutang ng 2,000. Naisin ko ito lagi. Yung mga taga Bicol, taga ibang probinsya, ang paghahanda nila from now on, naghahanda na sila para makapunta ng Luneta. Nagiginig ba kayo? Sa kanilang paghahanda, sobrang excited. Iniisip na nila sobrang sacrifice yung mag-ihi ka lang, ang hirap, no? Ang daming nakapila bago mag-ihi. Sabi ng mga persecutor doon, yung mga anak ni El Shaddai, pag-aating kayo ng Luneta, mangungutang kayo ng 2,000, ibili nyo na lang ng bakaya na kahigup pa ang mga anak nyo. Sabi ng mga workers, nako brother, pagbilin namin ng baka ang 2,000 ito sa aming pamilya, kinaumagahan nasa CR na. Pero pag ito'y pinamasahi namin papunta ng Luneta, walang hanggan ang biyaya na ibibigay ni El Shaddai.
And that's our faith. Napakaraming ebidensya na binigay ang Diyos sa mga taong tumatanima. Kasi hindi yun magagawa kung hindi siya pinaghaharian ng Diyos. Kapag hindi mo kinalimutan ang mga bagay sa meron ka. Kaya ang kondisyon ng Diyos hindi madali, no? If you want to follow me, you have to deny yourself. Kapag ang Diyos ang naghari siya, mayroon kang isip at mindset na kagaya ni Christ that you always deny yourself. Kasi alam mo na mas higit na mahalaga ang tinuturo sa inyo ng Diyos. Ang ating mindset ay kabalintunaan ng mga isip ng mundo. That's why sabi ng Romans, do not conform any longer to the pattern of this world, but be changed by renewing of your mind. Kung ang isip mo ay makamundo, hindi mo na susundan yung kalooban ng Panginoon. Pero pag naghari sa iyo ang Diyos, na-analyze mo yung mga gusto niya. Amen ba? Nakikita mo yung mga ibig niya sa iyo. Kaya kahit minsan galit na galit ka na, hindi yun ang kukontrol mo. Amen ba? Because we are the evidence of God's creation. Kasi pinag-aharian tayo ng Panginoon. Amen. Pinag-aharian tayo ng Panginoon. Kaya yung mga anak ni El Shaddai, sa totoo lang, may pagkakakilanlan tayo. Meron tayong El Shaddai spirituality. Iba tayo, no? Iba-iba kayo sa iba. Kaya ang magandang bagay na ito'y mapanindigan natin sa buhay natin. Proclamation of the kingdom, the disciples preach repentance and perform miraculous deeds, proclaiming the arrival of God's kingdom. Kaya pag binanggit ka ng Panginoon na pinag-aharian ka ng Diyos, every time na nag-akay ka, ibinabahagi mo, isinishare mo yung kaharian ng Diyos sa puso mo. Kaya hanggat di nila mo unawaan, yung pagkakaupo niyo niya, hindi sila makakaaka. Hindi natin sila makakaaka. Amen ba? Hanggat di mo ipaunawa sa kanila ang nauunawaan ninyo, hindi sila magiging kagaya natin. Amen. Empowered journey, not only proclamation of the kingdom, but healing and wholeness. Minsan, kahit malusog ang ating katawan, kapag malnourish yung ating spiritual, emotional, we are prone to depress. Pero akong professor na friend ko siya sa Instagram, natutuwa ako sa iyo bro, sabi niya, lagi kang nag-hatsa, nagpapalo sa aking mga posts sa Instagram. Minsan nagka-chat kami sa Messenger. Alam niyo, inahanaan ko siya, professor siya, pero nag-amin siya. Sabihin nyo, sino yan, brother? Mga Maridis na lang. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Isang professor ko, alam nyo ang sabi niya, bakit kaya, brad, parang ang bilis kong ma-depress, parang ang dali kong malungkot. Biniro ko siya, ikaw kasi, sir, terror ka sa mga estudyante mo, kaya inaani. Totoo yan. Pero alam niyo yung biro ko, tumama sa kanya. Sometimes, kapag tayo ay ganun magtanim sa kapwa natin. We are sick kapag di ka kind sa kapwa mo. There's something within us. We are always unkind to other people. Kahit di mo man, di ka man inaaway, parang inaaway mo. Because we are broken. We are trauma of the things that happened to us before. At walang ibang pwedeng magpagaling, hindi lang psychology, hindi lang therapy, kundi ang Diyos na nagbibigay ng tunay na pangunawa at pwedeng magpagaling sa lahat ng pagkabasa natin. Ikinig ba kayo? At kapag hindi tayo gumaling sa ating espiritu, we will never be happy in this life. Kaya nasabi natin kay El Shaddai happy kasi gumagaling tayo. Gumagaling tayo sa ating mindset. Napapalampas mo ang mga nagpe-persecute sa iyo. Napapalampas mo ang mga nananakit sa iyo. Yung mga alagad ng Panginoon, handa silang lumaban sa malaking hamon ng buhay. That any
anytime sa kanilang buhay, may mga persecutor. Diba? May mga kalaban tayo. In this life application sa buhay natin, mahalaga na ma-deny natin yung ating lumang buhay at tanggapin ang bagong Kristo sa puso natin. Amen ba? Kaya may kanta, maghari ka o Diyos sa aking buhay, takbo ng isip ko'y baguhin mo. Tibok ng puso ko'y baguhin mo. So that we become whole, maging tayong buo. Amen ba? At we are empowered by His grace. At kapag nangyari ito sa atin, sobra ka pa sa milyon na maniwala ka. Sobra ka pa sa mayayaman. Kaya sabi ko lagi, huwag niyong kaingitan ang mga mayayaman na walang kilalang Diyos. Nagkamali kayo ng kinaingitan. Maingit kayo sa mga simpleng tao na may kagalakan sa buhay. Kagaya niyo. Kagaya natin. Na kahit nagkakasal at nagkakaproblema, hindi natutuloy ang natutumpa. Hindi lumalaban sa bawat hamon. Sabi ko nga sa inyo, kung problema lang ang pag-uusapan, di nyo ko pwedeng pwentuhan. Lahat tayo nagkakaproblema. Lahat tayo dumadaan sa mga hardships ng buhay. But the Bible says in 1 Corinthians 10:13, there is no trials beyond your limit. When the trial comes, God will give you a way out. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ni naman. Pero pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas. Hindi niya inalis yung problema eh. Ginawa kanyang buo nang maging matatag ka na hindi ka maapektuhan ng anumang hamon ng buhay. Yung mga taong dumaan sa matinding problema, hindi mo sila matitira. Kasi malakas yung buhay nila, malakas yung loob nila, mga kapatid ko sa Panginoon, para maging tunay at ebidensya at witness ng pagiging anak ni Jesus, anak ng Panginoon. Sabi ng madre sa amin, ang mahalaga sa inyo mga preacher, hindi lang gumaling sa pagsalita, because you are the message of God. Ikaw mismo ang mensahe ng Lord. Tayo mismo ang imahe ng Lord. Amen po ba? Tayo mismo ang ebidensya ng biyaya ng Diyos. Talapakan natin ang Panginoon. Kaya maganda na nasumpungan tayo ni Yahweh na nagkaroon ng journey yung ating buhay. Dati yung mga gusto natin, lahat ng gusto natin, but along the way nag-level up. Nag-grow yung pananampalataya. Nagbago yung panglasa mo sa spiritual. Nagi ka ng spiritual, hindi ka na carnal kasi nakita mo na ang gusto niya sa buhay. Amen po ba? Witness through actions sa pamamagitan ng action. The disciples' actions serve as testimony. Kaya El Shaddai, maraming mga testimony, maraming mga patotoo, no? Patotoo, minsan akala natin nag-boast, nagyayabang, pero hindi pala, kasi nangyari yun. So, gaya nung nasa dyan, saan ako? May mga tao nasa likod, may nagpatotoo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay napakabuti. Dati maliit yung aming television, ngayon ang laki na ng aming television. Sabi ng mga nasa likod, nangutang naman yan eh. Hindi marunong kumilala ng Diyos. Totoo naman talaga, baka nangutan. Pero yung tao kasing anak ng Diyos ay alam kumilala ng biyaya ng Diyos. No? Kahit pa nangutang, ibig sabihin may nagtiwala sa'yo. Natuto kang kumilala ng biyaya ng Diyos. Sapagkat nagi kang witness, you learn how to acknowledge God's blessing in your life. Pero yung mga taong tambak ang kayamanan, aba, hindi nila kinikilala yung sarili nila. Hindi nila kinikilala na yun ay blessings ng Panginoon. Amen po ba? Kung 70 years old ka na, hanggang ngayon buhay ka pa, sobrang biyaya mo. Kaya nung nag-mission sa Bicol, may kausap akong ang kanak niya ay tatlong pare. Palibasa, siya ay father ng apat na tatlong pare. Ang sharing namin, word of God. Tapos, maya-maya, natigil yung chip naming sinasakyan.
naging uneasy na ako, nag-worry na ako. Brother, ano nangyari siya? What happened? Kanina sharing tayo ng Word of God. Ngayon, tumigil lang yung gift, di ka na mapakalit. Sabi niya, ilang taon ka na ba? Nung time na yun, 35 pa lang ako. Sabi ko, 35 na po ako. O, kita mo, 35 ka na. Binuhay ka ng Diyos, 35 years old ka. Pwedeng idagdag ang isang oras, isang araw, isang linggo, isang buwan, ilang taon sa buhay mo. Kaya kung may problema ka ngayon, huwag kang matakot. Kasi sa dami ng problemang dinaanan mo, buhay ka pa rin. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, buti na lang, hindi ka pa sumabay sa pandemya. Di ba marami nang umalis, no? Pero buhay pa tayo. Kaya nung daanan kami ng pandemya ng asawa ko, walang taong magpapakamatay para iligtas kami ng mga neighbor namin. Papakinggan lang kami. Wala kami ibang gawin. Sabi ko, ubo ako ng ubo. Sabi ng asawa ko, maghihina ka sa pag-ubo. Kukunin tayo ng barangay. Ang ginagawa ko, naglalayo ko ng malaking kumot. Sabi niya, kaya mo pang magmotor. Kakayanin ko kahit di ko na kaya. Tawag siya. Padala mo kami ng pera sa kanyang boss. Buti ngayon, medyo may mga ATM machine, no? Bilis nang tumating yung pera. Kasya. Punta kami sa doktor namin. Sabi ko, doktora, magpa-doktor kami. Kasi ko parang, ano na to eh, virus talaga yan. Sabi ko, di po kami ang pa-quarantine talaga kasi wala nang lugar ang quarantine. Binigyan kami gamit, pauwi, gamot, pauwi kami noon. Alam niyo, parang gulay na ako. Ang bigat-bigat ng motor ko niya. Kasi hina ko na pala. Kalagitnaan ng linggo, sobrang groggy na ako. Alam niyo, maniwala kayo sa hindi, sinabi ko sa aking sarili, Lord, di ko malaman kung nasaan ang sakit ng buhay ko. Mas magandang kunin mo na ako ngayon. And God revealed to me in my mind, ang lakas mong magyabang anak ka na Elshaddai, ngayon susuko ka. Kuhana, you are the witness of God. Walang lugar ang pagsuko sa buhay. Kaya kalapitin mo ang iyong katabi, kapatid. Isaksak mo yan sa puso mo. Yung magulang na galit sa anak na hindi nagtatanda yan ang sinasabi, no? Ilagay mo yan sa kukuti mo. Kasi ang tagal-tagal na nating naglilikod pa, ulit-ulit tayong kinakalaban. But we have to inculcate in our heart. Sa English kasi maganda, no? Inculcate. Pero sa Tagalog, isaksak mo yan. No? Pero mahalagang bagay na tayo ay maging witness through actions. We can prove that we are the servant of God, that we are disciples of God, kapag naigagawa ang mga bagay na mahirap sa buhay. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Kapatid. Tama na yan. Tama na yan. Sa Miyerkules naman. Sa Miyerkules. Umuwi na tayo. Amen? Kaya na po tayo, kapatid. Ilagay mo ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso. At bago tayo humingi, ipaunawa natin sa Panginoon. Nagkagaya ng konteksto ng ating gospel, we are called by God to be disciples. To be a servant of God. Ano man ang estado ng buhay mo, hindi ka man makagalaw, hindi ka man makalakbo, makatakbo, makalakad. Pero yung prayer mo ay walang boundary. Yung panalangin mo ay walang hanggan. At gusto ng Panginoon, hindi lang siya ang ating gamitin para humingi, kundi hayaan mo na sa gabi ito, makita niya na gamitin ka sa buhay ito. Pakinggan natin ang awitin na ito, sa'yo ang buhay ko.
Talima sa panawagan. At huwag kaming manangan sa aming mga sariling gusto, kundi manangan sa provision, sa authority ang binigay mo sa amin. Sapagkat ang lahat ng bagay sa kamay mo namin iaalis. Panginoon, hindi ka bingi, hindi ka sinungaling para kami pagpalain. Subalit, may gusto ka rin makita sa amin. But in spite of God, hindi ka nagkulang sa amin. Kabila ng aming kakulangan, kapabayaan, hindi ka pa rin pumapalya sa aming buhay. Pinaprovide mo pa rin ang mga needs namin, pinaprovide mo pa rin. Pinapagaling mo pa rin ang lahat ng karamdaman, nililigtas mo pa rin kami sa kapahamakan. And so much grace is for us, sapagkat hindi ka kinukulang, hindi ka pumapalya. By that, O Lord, dalangin po namin na kahit minsan, nabigyan ka namin ng saya, ng tuwa, ng ngiti sa aming paglilingkod. Nang aming paglilingkod ay hindi nakasentro sa aming sarili, kundi nakasentro sa panawagan. Gamitin mo kami ang lahat sa buhay namin. Turuan mo kaming magmahal. May pakita na kami lingkod mo, maging biyaya, hindi lang tumanggap ng biyaya, kundi maging biyaya sa aming kapwa, especially sa mga mahal namin sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga kapatid dito ngayong gabi, ano ang personal na prayer request? Dalangin ko, Lord, ito'y ma-answer prayer. Kung may makaramdaman man, dalangin ko, Lord, ang kagalingan. Physical, emotional, spiritual. Kung may mga kabigatan, dalangin ko, Lord, ang kagaanan ay makamtan. Kung may mga conflict sa pamilya, sa relationship namin, we put it in your hands, O God. Panginoon, bless mo ang mga nanay, mga kabataan, mga bata. Dalangin ko, Lord, pagpapalay tumating. Pagpalain mo ang mga nakarinig at nakinig sa likod, mga nakarinig at inabot ng iyong tinig, bihagin mo ang puso nila. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, simula manggagawa, manunugtog at mangawit. Dalangin po namin ang pagpapalay tumating sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, ang papuri at pagsamba. Sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama. Itaas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pabaspasan, ang bags, ang wallets, mga documents, pictures, kung meron, religious articles. Panginoon, salamat po sa gabing ito, nakatas ang kanyang mga kamay, hawak ang mga bagay-bagay. Ang tubig, ang langis, ang kanyang pay request, mga bags, handbags, wallet. Maging kami na nakatas, dalangin ko ito'y pagpalain mo, Panginoon. Magamit nila sa pag-araw-araw na buhay. Ang kami na nakataas, anong trabaho, negosyo, sino mang makadaw pampalad, sino mang pray over ay pagagaling. Panginoon, ibalik mo na higit pa sa pangangailangan ng kanyang handog na kaloob sa iyo. Salamat, Panginoon, ipinabalik namin sa lahat ng puri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa kala ng Ama, na wala ng Santa na. Let us give thanks with a grateful heart. Jesus Christ, it's all.
manalangin.